Naranasan kong buhay sa asawa ko, minsan ginugutom ako. Pag ginugutom ako, marami pa akong anak, namumulot ako ng balat na mayabas para kainin ko. Bakit kinuayalat ang aking anak? Ito lang yung bahay niya. Pakaliit lang yan, so weird. Sobrang liit. Nay! Kumusta ka, Nay? Mag 1 year yatang hindi ako nakatapak sa bahay na to. And yun po, isang magandang araw po sa inyong lahat dyan, mga kasistret po namin dyan. And for today's vlog po, ako po muna yung mag-video sa araw na to. Hindi ko po kasama yung aking kapatid na si kasistret Ada dahil po siya ay nagpapatulog ng baby. Kaya ako po muna ulit ngayon na makakasama nyo. At nandito nga po pala tayo sa bahay yan ng tita ko, yan si Nanay Lita po, isa po sa mga natulungan ni Kuya Jopper Sniper yan. At napatambay po tayo sa kanyang bahay dahil medyo dito po maaliwalas ang hangin kasi po doon po sa may bandang dagat sa amin, medyo maalinsangan po ang hangin, ang dating ng hangin doon. At sa mga hindi nga po pala nakakaalam yan, si Nanay Lita po ay kapatid po ng aking ina yan. Sila po lang dalawa dito sa Batangas, sa may barangay Bukana, Nasugbo, Batangas. Sila lang po dalawang magkasama dito magkapatid. Sila lang din po yung magkamag-anak dito. Kaya sila dalawa lang din po yung nagtutulungan dito. Tita, nasan ba? Saan ba ang probinsya niyo? Bacolod. Sa Bacolod? Saan sa Bacolod? Silay. Sa Silay. Yan, si Nanay Lita po pala ay sa Silay. Sa may Bacolod po daw sila mga naninirahan. Yung mga kapatid po ng mama ko tsaka po ng tita ko, yan, pito po sila magkakapatid. Patay na po yung mga kapatid ng mama ko tsaka ng tita ko, yan. Hindi man lang po nila na nakitang iniluksa dahil nga po nandito po sila sa may Batangas. Medyo mahal po yung pamasahe at wala po silang ganong pera para sa pamasahe. At nalalaman lang po nilang patay na, gawa po ng mga ibang kamag-anak po namin dun sa Bisaya, yan, tinatawag lang po sa kanila. Kahit man gusto po nilang umuwi man lang kahit saglit po, eh, hindi po nilang magawa dahil nga po wala po silang datong or pera. Tita, ito yung katanungan ng mga marami. Gusto malaman ng mga viewers natin kung bakit daw walang kung bakit or nasaan daw yung mga pamilya ni Nanay Lita. Meron akong pamilya, meron akong asawa, meron akong mga anak. Eh, hindi ko alam kung bakit binawi niya sa akin. Yan, naiiyak na po si Nanay Lita at siya nga po yung anak ni Nanay Lita, yan, at lahat po yun ay patay. Tapos yung asawa po niya ay na-stroke. Nakwento na po sa amin ni Nanay Lita dati na napadpad po siya dito sa barangay Bukana dahil napasama siya sa mama ko, yan, ang papa ko naman po ay taga Bukana, kaya yan, napasama po yung tita ko doon sa mama ko, kaya po dito na rin po siya nanigilan sa may barangay Bukana. Minsan sinisisi ko ang Panginoon kung bakit kinuayalat ang aking anak. Kaya masyado akong rebelde. Mabuti na lang si Jeff at nagtulong sa akin. At lahat ng mga sponsor na nakatulong sa akin. Yan. Yan, dati nga po daw, sabi mo nga po, kinakwento na rin po sa amin ito ng tita, yan, dati nga po daw, minsan sinisisi niya ang Panginoon, bakit man lang, kahit isang anak man lang, hindi man lang siya tinirhan, dahil siya po yun, mga kasistirat, ha, kahit isa man lang, wala man lang iniwan sa kanya, yan, na mag-aalaga sa kanya pagtanda niya, or pagantong kalagayan niya, yan. Pero hindi naman po siya pinababayaan namin, tsaka ng mga ng nanay ko, yan, lagi po siya kapag wala po masayang Nanay Lita namin, kapag walang kape, walang ganyan, yan, isang ano niya lang po sa mama ko, binibigyan po siya kahit po pang kape, tapos minsan po sa amin na po nakuha ng pambigas, tsaka pang ulam po na hingi-hingi po yan ang tita sa amin. Akala po noon ang tiyahin ko, yan, hindi na po siya magkakaroon ng maayos na bahay, yan, kaya po simula dumating po si Idol Jopper Sniper, yan, sobrang pasasalamat po niya kay sa ating idol, yan, dahil isa po siya sa mga natulungan ni Idol Jopper Sniper. Si Nanay Lita na pala. Ito yung bahay, ito lang yung bahay niya. Pakaliit lang yan, so weird, sobrang liit. So, Nanay, okay na rin po? Ano ba? Okay na po? Okay na. Okay na. Okay na, nalala. Yan. So, lahat yan, for me. So, ito mga kasuwer, empty pa. Wala pa rin laban ang bahay ng nanay. Lalagyan natin ang laban ito, pati kamanay. Ayun na rin yun. Ayun nga ba? Sa pati ng bahay.
mga kasuwerd, Nay, ito pala din natin ang dulyong. Gatya, para maganda. Yan, tapos, ito, para maganda ng pagkakot na tama. Tapos, bibili na lang tayo ng kretpong para magpapayos sa mga ang ligado at kami nung tayo ipipan. Yan. Kompleto na, kompleto na yung mga dami ko dito. Sumayay. Mission accomplished na tayo. So, sabi ni nanay, kaya na daw niya. So, diyan na siya matutulog. Ayusin na namin yung papagawa lang kami ni Kuya Juni ng, ano, ng kama. Hindi lang ano, bahay na magandang binigay ni Japper sa akin. Kaya tinatanong niya ako kung anong gusto kong kabuhayan. Eh, sabi ko sa kanya, magtatay! Magtatahi po, yung po ang... Yan lang, makuhaan ko ng kahit pa paano sa pang-araw-araw ko. Yan, binigyan po siya ng ating idol ng makina rin para po daw may kita ang aking tiyahin sa araw-araw at sobrang blessed po talaga ng ating tiyahin yan dahil kahit pa paano po gumaan-gaan yung trabaho niya yan dahil hindi na po siya natutusok ng karayom dahil minamano-mano niya lang po yung pag-atay at naabot po siya ng 2 hours sa ilang damit. Andiyan nga po mga kasisteretsa, may konting ihiling lang po yung tita ko sa inyo dahil talagang matagal niya na po itong dinadamdam. Lagi niya po itong kinukwento sa amin, sa mga mama ko, pero wala po kami maitulong dahil hindi nga po namin siya magawang ipagamot man lang. Kaya ang ginagawa lang po niyang tita ko, inabili lang po ng pampalis po ng kirot. Tita, ano ba yung saat mo? Yung sugat po daw sa suso, may sugat po daw siya sa may parte ng suso ay nilalagyan lang po niya ng amoxicillin tsaka iniinuman mo nila ng ano, may panamik, yan, amoxicillin tsaka may panamik lang po yung iniinom niya. At sa mga nagtatanong din po ko, ilang taon na po ang tita ko, yan, 71 years old na po ang tita ko, yan, 71 years old, si Nanay Lita. Ganyan na lang po namin tinatapos yung kwento ng buhay ng tita ko, yan, kukwenta niyo po daw lahat talagang sobrang magiging emotional na emotional po siya dahil sa sobrang pinagdaanan niya nga po. Yung mga kwento niya po yan ay isa lang po sa mga pinagdaanan niya sa buhay niya. Kaya siguro kaya ayaw na rin niya magkwento ng marami dahil naaalala niya yung mga panahong yun. Magpapaalam na po kami mga kasisteret. O tita, paalam ka na sa kanila. Paalam. Salamat. Yun, salamat po. Bye-bye. Bye-bye. And sa mga napadaan po dyan sa channel ko, tumambay na rin po kayo. And please like, share, and subscribe po. And click the notification bell para po updated po kayo sa mga latest video. Bye-bye po! Tao po! Tao po, kasi Nay dito. Nay! Kumusta ka, Nay? Mag 1 year yatang hindi ako nakatapak sa bahay nito. Laki na lang ba, Nay? Edmund, Malo po. Sino na Nailita? Interview natin kung ano na ang buhay na Nailita ngayon. Nay, kumusta po kayo? Ha? Wala asin. Bakit? Ano nangyari kayo? Uy! Okay na po kayo? Hindi ah. Ayun kayo ito. Ano nangyari? May... Ha? Kumusta po kayo dito? Hindi nga po nagtulog ka ganun. Bakit? Hindi lang yun. Ha? Tsaka ba rin kung anong bukmak? Nay, may bigas kayo dyan? May bigas po kayo dyan? May bigas po kayo dyan? May upang ulam pa po kayo? Panggasol na lang. Panggasol? Kung hindi ka kasi pumunta sa akin. Eh, balik ko naman ko sa ka. Ano sabihin yung bahay ko? Hindi, hindi ko sabihin sa akin. Sabi mo magkikipe. Ay, hindi ko naman kaya yun. Hindi, kung magagano'n ka na, magagano'n ka na. Sabi naman ni Dago, hindi akit babaan ba, oh? Hindi, bubuhatin ka ni Dago, hindi ba kumakyat? Sige pa. Yun pong gasol, ah. Oo, sige na, mamaya. Ay, ano ba, wala kang gasol? Wala nga. Asan mo yung gasol niya? Ayan, wala nang kagalaman yan. Wala na. Sige, mamaya, bibili ako mamaya, dali, papakano ko na lang. Papakuha ko yung kay Ikar. Kasalit na ako, hindi na. Pero may ulam pa kayo? May bigas. May bigas? Yun. Ay, sige Nay. Papaano ko na lang yung gasol? Mamaya, pag-deliver natin. Yun lang po kung kailangan nyo.
Nasaan na? Basta may bigas po. Pag wala kayong bigas, pumunta kayo sa akin. Hindi naman ako mawala yung bigas. Ayun yung gulay? May gasol lang. Yung gasol? Okay, pero okay, okay naman po kayo ito. Yan, sila yung gitawa, sir. Shout out, hindi ko nakilala. Ha? Shout out daw. Mahirapan na siya na hirita mag-timekeeper daw. Nahirapan ako, makasit pa ba? Sabi niya ni Kandel, dutin pukpuk pa. Tapos mag paparusahan ka kapag magkamali. Sige, nay! Kapatid ba tayo yung gasol dyan? Opo. Oo. Antayin niyo po mamaya.